The whole Filipino Chinese community is very excited, you know, because even according to Sec Duque and Sec Charlie Galvez, this is the first vaccine imported. With the private sector, which is through a tripartite agreement. Bagaman may libreng COVID-19 vaccination program ang national government para sa mga essential worker, nagkusa na rin ang Filipino-Chinese community na bumili ng bakuna. Kasama ang 500,000 doses ng Sinovac vaccines ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa mga dumating na bakuna kanina sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay FFCCCI President Dr. Henry Lim Bon Leong, karamihan sa mga bakuna ay ilalaan sa kanilang mga empleyado sa mga small and medium enterprise na nasa Metro Manila. These are going to give to our own employees for free. And it's going to spread across the whole country, you know. 60% for NCR and 40% in the provinces, especially in Davao, in Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo. Itinuturing naman itong malaking tulong ng mga manggagawa sa pribadong sektor para sa mas madaling pagbabakuna kontra COVID-19. Matagal ko nang hinihintay yung papabakuna ko. Napakaswerte namin kasi meron ibibigay sa amin na bakuna ang Federation. I'm super excited kasi makakatulong sa amin, bawas din sa problema. Excited kasi syempre mahalaga to eh para sa atin. Pero kinakabahan kasi syempre hindi lingit sa atin yung mga nag-issue before sa mga vaccine na yan. Pero syempre hindi naman maglalaan yung government para dyan, para sa ikakapahamak natin, di ba? Ayon naman kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, sa mga autorisadong COVID-19 vaccination site pa rin ang pagbabakuna sa pribadong sektor. Batay ito sa polisiya ng tripartite agreement sa pagitan ng national government at vaccine distributor. All of these vaccines will not be delivered to the companies. They have to be delivered directly to the vaccine centers that they chose. No? Bawal hawakan itong mga bakuna in our own respective storages now. Desisyon naman aniya ng kumpanya kung anong gagawin nito sa mga sobrang bakuna kung nais itong i-donate o ipamahagi sa ibang kumpanya. So they're free to do what they want to do with it. Of course, they cannot sell it. They can offer it to companies if they want who have no vaccines at may sobra sila, but they have to offer it at cost, no? Walang kita, bawal yan. Ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo, inaasahan ang pagdating ng mahigit 1 milyon pang bakuna kontra COVID-19 para sa mga pribadong sektor. Kabilang na rito ang 500,000 doses ng Moderna vaccines. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.